Okay, Lods. Trabaho tayo. Bali dito, nag-assemble ako ng bar table. Ito yan. Naka-spot pa lang yan kasi lalagyan ko pa yan ng mga ano, brace. Kasi bago mo welding yan, dapat meron kang mga brace. Maghihilahan kasi yan eh. Tapos ang magiging finish nun, pag di ka nag-brace, parang asong umiihi yung ano mo, yung ginawa mo na lamesa kasi nakaangat yung isang paa. Ganun yun. Kaya yan, yan. Nilagyan ko ng mga brace na ganyan para safe na siya. Hindi ka magdodoble trabaho. Talagang patuloy lang yung ginagawa mo, hindi ka babalik sa umpisa. Ngayon, ugali ko talagang ano yan eh, paikutan ko ng tingin kung saan ba yung ano, may mga nagkulang o ano. Tapos pagdating ko dito sa gilid, may nagtitinda ng puto, kaya ano. Diba? Masarap yung puto niyan. Ayun, huli ka balbon, katatapos mo lang lumunok ah. Ayan si Dick, busy. Ayan, balik tayo dito sa usapan. Ngayon, na full weld ko na yan, tapos nag-grind ko pa. Tinanggal ko na ngayon yung mga ano, yung diagonal na tawag dyan, brace. Kasi nga naman, na-welding ko na. Tinatanggal ko yun kapag ano, pag malamig na yung welding ko. Para yung react ng bakal, mag-ano na, stable na. Pero dito, magdo-double check pa ako. Huwag tayong kampante kasi hindi natin hawak yung ano eh, yung mga pagkakataon na pwede ka magkamali. Kaya double check. Basic yon, lagi yon. Kapag tapos na yan, yan, si Kuya Junior naman ang babanat yan, pipinturahan niya yan. Same procedure ng painting. That's it. Okay na yan. Ito may konti lang akong share. Kasi dati, hindi ako marunong mag-cut na mga ganyan eh. Tutunan ko to sa kuya ko, yung panganay namin. Shoutout kay Benji Oreo. Yan. Tinuro niya sa akin paano mag-cut ng eskwaladong ganyan eh, tubular. So ito, yung mga bagay na yan, pwedeng maka-aksidente sa'yo yan. Kaya ni-UUP ko yan. Pero nagtataka ko eh. Parang kulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 8 yung kasi 4 sides. Ayun, meron pa pala akong dinaputol. So, yari ka sa akin ngayon. Diba, magmumura pa sana ako eh. Nakagigil, may naiwan pa akong isa. Tapos, eto yung resulta nun. Yung, ano, yung maayos yung pagkakaputol at saka maayos yung pagkakasukat mo. Zero-zero talaga. Hindi ko pa yan inispatan, pero titingnan natin kung eskwalado na ba talaga. Diba? Na-excite ako eh. Ayan na yung eskwala oh. Diba? Yan, ginagamit yan dito. Pagka ano, lumagpas na ng 1 meter yung pinapabricate mo, huwag ka nang gagamit yan. Mag-diagonal ano ka na lang na eskwala. Yung gamitin mo yung metro. So mamaya papakita ako sa inyo paano mag-diagonal. Pero madali lang yun eh. Yan, simula dun sa may kanto na yun, sa dulo na yon papunta rito, ilagay nyo yung metro. Tapos tingnan nyo kung anong numero nun. Tsaka papunta rito. Kung pareho yun, it is kwalado na yun. Sobrang basic lang ng mga ganong bagay. Lalo na kung ano. Pero kung di ka pa marunong, napanood mo to, mas okay, di ba? Kahit paano may idea ka na. Ay, pininturahan na eh, ayan. Na-finish pa. Kulay black. Tapos ready na to for pick-up. Pwede na itong kunin ng may-ari. Hinihintay ko na nga lang yung pagdating ng may-ari ngayon eh. Ngayong linggo kasi kukunin to eh. Tapos kamungat-mungat ko. Bigla ako na lang nakita dyan oh. Ayan oh. Ang bilis niya para siyang si San Goku. Tinetesting niya kung ano. Kung utatambay siya sa bar ganyan. Di ba? Pang tambayan talaga eh. Ayan, iuwi niya na yan. Ayan oh, babay na. Tapos may dumating. Ewan ko anong sasakyan to. Basta nakalagay sa kanya. Rush. Kakabitan ko ng bumper. Stainless yan eh. Tapos pinapinturahan niya ng black. Diba? Kung di ba naman ano. Basta. Mahirap na magsabi ng ano eh. Mga ganong bagay. Diba? All in all, natapos ko siya ng isang oras. Medyo nahirapan ako dahil wala siyang kabitan ng ano eh. So, ito na yun yung ginagawa ko kanina. Extension lang to. So, salamat sa mga ano, nanonood ng mga video ko ah. Salamat sa inyo talaga. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.